pero yung nakasulat doon, pag nasaktan ako ng amo ko, sasakit ang tiyan niya. Tama ba yun? Naalala niyo pa ba yung isang OFW kasambahay na inorasyonan yung kanyang amo? Mayroon pala itong sekreto na ibinuking ng kanyang among babae. At nais mo rin bang malaman kung ano ang nakasulat sa orasyon ni Kabayan? Matatawa ka, Kabayan, kapag malaman mo ang nakasulat sa orasyon ni Kabayan. Dahil hindi lang pala kabaita ng kanyang amo ang kanyang inoorasyonan. Dahil ang orasyon ni Kabayan ay may nakalaang nakatagong pangdepensa para sa kanyang sarili. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Imagine ninyo, ikinwento sa akin kung ano yung mga orasyon na nakalagay doon sa papel. Alam ninyo kung ano nakalagay? Mga curse! Nalungkot at napailing na lang si Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga overseas Filipino workers matapos nitong makausap ang OFW na pinakulong ng amo dahil sa pinagagawa nitong ritual sa loob ng kwarto para sa di umano'y maging mas mabait pa sa kanya ang kanyang among babae. Ngunit hindi lang pala kabaita ng amo ang inoorasyonan ng ating kababayan. Dahil ang orasyon di umano ni Kabayan ay may nakalaang nakatagong sumpa pala para sa kanyang among babae, na kung sasaktan di umano siya ng kanyang among babae, babalik sa amo ang sakit na kanyang nararamdaman. Ikinwento sa akin kanina kung ano yung mga orasyon na nakalagay doon sa papel na nakita sa possession ng worker. Alam niyo kung ano nakalagay? May nakalagay doon nakasulat na sana na pag ako ay sinaktan ng amo ko, sasakit ang tiyan niya. Mga curse na mga statement po doon, nakasulat po doon sa papel na pag may nangyari sa kanya ay babalik sa employer. Naiintindihan din, sa Pilipinas maraming ganyan. May papabait sa amo, pampaano, okay sana ganun eh. Pero yung nakasulat doon, pag nasaktan ako ng amo ko, sasakit ang tiyan niya. Tama ba yun? At ito pa ang nakakagulat. Mabait talaga ang amo ng ating kababayan. Dahil nang mahuli di umano ng amo ang ating kababayan na nagtitiktok habang nakasuot ng sexy na halos kita na di umano ang katawan, ay hindi ito umimik, hindi nagalit, nanahimik lang di umano ito. Ngayon lang nakuhang magsumbong nang makaharap na ang mga kapulisan, kaya mas lalo umanong bumigat ang kaso na kinakaharap ngayon ng ating kababayan. Kinwento sa akin, isinil kanina sa akin ng ating NWO, itong si ate na mahilig sa TikTok, nagsasayaw ng sexy, nagpapakita ng katawan, hindi niya alam na natunugan siya ng employer na sundan siya. Nakita yung kanyang ginagawa sa TikTok na paghuhubad ng mga pagpapasexy. Ngayon, kinumpronta siya, "You are hiding something from me." Ayon pa kay Kaagapay Kabong Concha, pati umano yung isang kasamahan ni Kabayan na isa ring Pinay na damay. Pinakulong rin ito ng amo kahit na ang mister lang nito ang inoorasyonan, na ayon sa isang Pinay, nagawa umano niya ang bagay na iyon dahil sa nais nitong magtino ang kanyang mister na naiwan sa Pilipinas. Ipukulong sila, hindi alam kung gaano katagal. Wala na tayong magagawa kahit ang ating Philippine Embassy, Philippine Consulate or kahit ang sino sa ating gobyerno. Pag ganyan po, batas po ito ng Saudi. Dapat po maging salamin ito para wag na po gawin ng iba. Kaya mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. Huwag kayong gumawa ng isang bagay na ikakapahamak ninyo. Para di kayo matulad sa iba nating kababayan na problemado dahil rin sa kanilang kagagawan. Kaya palagi niyo pong tandaan ang mga paalala at payo ng ating kaagapay Kabong Concha.